Matapos rin naman nga pong lumabas ang balitang trade mga idol ni Kevin Durant papunta sa Boston Celtics, ay nagsalita na rin naman nga po dito ang kanilang superstar na si Jason Tatum. Yan nga ang ating unang balita na pag-uusapan ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang tinawagan na nga po ng Brooklyn Nets si Dwight Howard, at ang balitang kukunin na nga po ng Los Angeles Lakers sina Buddy Hield at Miles Turner. Kaya tara mga idol, halina't umpisahan na natin to. Marami nga po mga idol na mga fans ang nabigla at na-excite sa ibinalita ni Adrian Wojnarowski na pagkuha ng Boston Celtics kay Kevin Durant sa pamamagitan ng isang trade ngayong offseason. Seryoso na rin naman nga daw pong nakikipag-usap ang Celtics sa front office ng Nets patungkol sa kanilang nilulutong trade. Sa madaling salita, mukhang gusto na rin naman nga talaga ng Celtics na makuha si Durant sa lalong madaling panahon. At makalipas nga po ang halos isang araw matapos lumabas ang ganitong klaseng trade, ay nagsalita na rin naman nga dito ang kanilang superstar na si Jason Tatum. Ayon nga po sa kanya, alam naman nga po niya na kailangan nilang magsakripisyo ng ilan sa kanilang mga kakampi bago nila makuha ang isang Kevin Durant. Aminado na rin naman nga siya na mas lalong lalakas ang kanilang lineup kapag natuloy ang nasabing trade na ito. Pero sa kabila nga po niyan, ay sinabi rin naman nga nito sa media na satisfied nga siya sa kasalukuyang lineup ngayon ng Boston Celtics. Mahal na rin naman nga po niya ang kanyang koponan, at naniniwala pa rin naman nga siya sa kanyang mga bagong kakampi. Pero sa pagtatapos nga po ng araw, ay hawak pa rin naman nga po ng front office ng Boston Celtics ang huling desisyon kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang prangkisa. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa balitang tinawagan nga po ng Brooklyn Nets si Dwight Howard. Alam naman nga po ninyo na punong-puno nga po ng drama ang Brooklyn ngayong offseason dahil sa kanilang superstar na sina Kyrie Irving at Kevin Durant. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naman ito matapos-tapos, kaya makabawi rin naman nga sila sa kanilang mga fans, ay gumagawa na rin naman nga sila ng magagandang move gaya na lamang nga po ng inaasahang pagkuha nila kay Dwight Howard. Ayon nga po sa inilabas na balita ngayong araw, kinausap na nga daw nila mismo si Dwight Howard patungkol sa paglalaro nito sa kanilang team sa susunod na season. Bali, isa pa rin naman nga pong ganap na free agent si Dwight Howard matapos siyang hindi nakunin ng Lakers, kaya magiging madali na lamang nga po para sa Nets na papirmahin nito ng kontrata. Bagamat man nga mga idol, hindi ganun kahusay ang kanyang laruan sa loob ng court, ay makakasigurado pa rin naman nga po ang kanilang team na makakatulong pa ito sa kanilang mga laban, especially pagdating sa depensa at scoring. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan sa balitang plano na nga pong kunin ng Los Angeles Lakers sina Buddy Hield at Miles Turner. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, ibinalita ko na nga po sa inyo noon na si Kyrie Irving nga po ang pinaka-prioridad na makuha ng Lakers ngayong offseason, at kailangan muna nga po nilang masigurado na hindi na matutuloy ang kanyang trade bago sila kumuha ng ibang mga bagong superstar. At ngayon nga po mga idol, na opisyal ng sarado ang trade ni Kyrie Irving matapos niyang aminin na hindi na siya aalis pa sa Brooklyn Nets, ay napapanahon naman nga po upang sundin na ng Lakers ang kanilang plan, be it yun nga yung pagkuha ng ibang mga bagong superstar na available pa rin naman sa trade market. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, nakafocus na nga daw po ngayon ang buong front office ng Lakers sa pagkuha kina Buddy Hield at Miles Turner. Yes mga idol, silang dalawa nga po ang susunod na kukuning superstar ng kanilang team matapos silang mabigo kay Kyrie Irving. Bale, eto na rin naman nga po ang pinakamagandang move na posible nilang gawin. Pero syempre, magagawa lamang nga nila ito kung sakasakali mang pumayag na sila sa hinihingi ng Indiana Pacers na dalawang future first round pick. So yun lamang mga idol, ang ating pinakaunang video ngayong araw na ito dito na ating pinagkwentuhan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa liga. I-follow nyo na rin, bisitahin ang ating Facebook page
J-Zone TV. Isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng laging nakaantabay dyan sa mga videos na ina-upload ko. Thanks for watching, mga idol!